Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? Magbablog po ako today kasi isishare ko lang po sa inyo na tomorrow ay ikakasal po yung kapatid ko. So ngayon, alam niyo naman po na separate yung both parents ko, yung father ko sa mother ko. Ngayon, ang gagawin ko po ay susundin ko yung father ko at mag-check-in po kami sa hotel na kinuha ang accommodation po ng kapatid ko. So, mga ka-viewers, ganito lang kami, nakahiwalay sila sa sasakyan kasi ayun, nire-respeto po na nila yung isa't isa at peacefully naman po kami na namumuhay at friends naman po sila. Ngayon mga ka-viewers, ay nagrenta ng tatlong kwarto doon, tas yung father ko, yung mother ko, then yung parents po ng bride. Ayun, so nakabila po. So itutol ko po kayo doon kung ano po yung itsura nung pag-check-in namin kasi ayun, malabali inspired daw po yung check-in namin na hotel. So ngayon susundin ko lang po yung father ko, so update ko po kayo pag nasundo ko na po siya. So tara po. And then mga ka-viewers, bali nasundo ko na po yung father ko. So kami lang po dalawang sasakyan kasi gaya po na sinabi ko sa inyo ang kwento ng aming pamilya ay simple at masaya, peaceful, at ayun, friends naman po sila at may respeto sa isa't isa. Di ba, De? Okay. Ayan. So ngayon mga ka-viewers, update ko kayo pag nasa hotel na po tayo. So see you later. Ngayon mga ka-viewers, bali nakapag-check-in na po tayo. Ngayon ay mag-room tour po tayo sa villa ng mother ko. So tingnan po natin yung loob. Baka makakuha po kayo ng idea pag nagpagawa kayo ng bahay. Baka gusto nyo ganito yung maging itsura ng kwarto po ninyo or bahay. So ito pong pintuan dito ay napakalaki po ng pintuan dito. So ayan si mother, paseho-seho po, no? So ito po yung kanilang nirent na villa. Ayan, nandiyan dyan po yung vanity mirror, ganyan. So yan yung pinaka-itsura ngayon. Tingnan po natin yung CR. Wait lang po. May nagtatrabaho po. May inaayos lang po. Mamaya babalik po tayo dyan sa CR. Papakita ko po sa inyo yan. So ngayon, bali ito po yung itsura ng loob ng villa. Ganyan. So mala American king size po yung bed. Then flat screen po na TV. Ganyan. Tapos sa labas po, may garden po na ganito. May mga upuan. Nakaka-relax po, no? Ang cute. So, exclusive lang po ito na para sa villa na ito. So, meron pong tub na may hot shower at hot na water or cold. Tapos, pwede pong mag-swimming dyan, no? Ang ganda po na ito. So, bukas po plano ko maligo po dyan. Ang ganda po ng mga plants, so gusto ko lang din po i-share sa inyo. Green, yellow. Ang ganda. Ang ganda po dito. Ang cute po ng, ano, ng villa na ito. Ayan. So, ayan po yung pinaka-itsura sa likod ng villa, yung garden po. So, ito po, pakita ko lang po ulit yung itsura ng room, ganyan. Ayan. Then, ayan. So, yung pinto po na sasabi ko sa inyo, napakalaki po ng pintuan, ayan. Ngayon po ay babalik na tayo ulit sa CR. Tingnan po natin itsura ng CR. So, sa CR po ay meron siyang dalawang shower na liguan. Then, may hagdanan sa bitan ng mga damit or towel. Then, ayan po yung pinaka tawag dito, lavatory. Ayan, ang cute po na itong hagdanan. Gusto ko yan. Tapos, ayan nga po, dalawang shower ang meron yung villa. Ang ganda po, no? So, mga ka-viewers, after po natin doon sa isang villa, doon sa room ng mother ko. Dito po tayo sa room ngayon ng father ko. So, ayan. So, dito po, pagpasok sa loob ay CR po agad yung tatambal. So tingnan natin yung CR. So sa labas po ng CR, ayan, ganito po yung itsura. So parang mga ni-recycle na materials po yung mga kahoy, ayan. Tapos lumang salamin na pininturahan ng gold. Then meron dito pa drop light na ganyan. So kung gusto niyo pong pag-ayos sa CR ninyo, ang ganda po nito, oh. Tapos parang catch basin po na lababo. So magkugas lang tayong kamay. Tapos cement finish, tapos 30x60 na tiles na mala gray. Then, ayan. So, ang ganda po natin CR na to. Then, tingnan natin yung shower pala. Sige, para makita nyo. Tingnan nyo po yung shower, ang cute. Ayan, meron dito ng ganitong shower. Tapos, ganito. Ang ganda, oh. Ang ganda po ng lagyan na niyang kanyang sabon. Napaka-minimalist, diba? Ayan. So, ito po yung details pala ng wall dito sa accent wall ng CR. So, layo lang po ako. Ganyan po yung tsura.
Kaya ito po yung pa-drop light. Ayan, dyan yung switch. Share ko lang po ito mga viewers. So, ang cute po yung lalagyan na po ng Ginebra San Miguel po na gin. Naging lalagyan na po ng liquid soap. Napaka artistic po na ito. Ang ganda, cute. So ngayon, labas na po tayo sa loob ng CR. Ito po, cement finish po siya. Tapos 30 by 60 po na tiles po ulit yun. Tapos sa loob po ng room, ayan. Meron po ditong parang old cabinet na po. Ayun, old cabinet po na side table. Tapos drop light. Ayan, then queen bed. Tapos hangeran po ng mga damit. Ang ganda po, no? Tapos dito, another old po na design ng upuan. The lampshade. Then drum po na center table. Napaka ano po ng nag-ano dito. Nag-design, nag-interior talagang mix siya. May modern na may old, ganyan. Tapos may halaman na fresh plant, palmera, malabali-bali. Then paglabas po dito, meron po ditong wait lang. Ayan. Meron po ditong terrace na maliit. Tapos makita niyo po yung view ng pool. Ayan. Meron pong view dito ng pool. Ayan po yung view ng pool. Ganda po, no? Si Kuya Jeff. Doon po sila bali naka-check-in na banda. Next naman po natin mga ka-viewers, ito naman po yung pinakasala ng hotel. So ang ganda-ganda po, lalo na po yung dito. Tingnan niyo po yung mga upuan, iba't iba po ng design at kulay. Ang ganda po ng mga carpet, center table, lahat po nagbabalance po yung kulay. Lalo na po itong chandelier or drop light sa gitna na mala birdcage po. Ang ganda. Then may ceiling fan po dyan. Dito po sa kabilang side, bali dito po nakalagay yung flat screen na TV, then yung aircon. Then ang cute po na itong cabinet na to, no? So siguro po dito po nakalagay yung mga baso ng water dispenser na yun. So tingnan natin. Ah, okay. So ito po siguro yung panlinis ng mga rooms, kaya nandiyan dyan. Then sa taas, tingnan po natin. Siguro nandiyan dito yung mga baso. So ayan nga po yung mga baso sa mga picture. Kasi may libreng patubig po sila. Ang ganda. Mga viewers, tingnan natin kung anong bagay na hiko kay sister para sa kasal. So may ganito siya susuotin sa kaganito. Para sa akin kasi, ito yung bagay. Sa iyo, ano yung mas bagay? Yung bilog. Yung bilog? Bakit? Kasi bilog yung katawan niya. So, magkakapi-kapi muna po si fatherhood at nilalamig sa aircon. Dahil ano masasabi mo sa aircon? Ha? Sa aircon? Aircon pa rin. Hindi mo nagbago. Ready na po ako. Thank you sa sponsor ko, sa aking mahal na ate. Ayan, parang si Imelda Marcos na yun. Pero bagay may hikaw, mamaganda yun. Tingnan may hikaw, mamaganda. Oh, ganda. Okay. Yan na gamitin mong hikaw. Ang mamahal naman ng mga diamante nyo. Mukha kayong mamahalin. Diamante? Ano? Nakakayaman. Kaya ready na tayo ate. Ngayon mga viewers, bali ayan, mag-breakfast lang po tayo dito sa tab, no? So gamitin natin lahat ng kanilang amenities dito. So ganyan lang. So kain po tayo. Sila mama po ang dito nagbe-breakfast sa ano. Kaya po sila mama. Diyan po sila nagbe-breakfast. Habang nagbe-breakfast po sila, ako naman dito umaarte, nakiki-feel-feel ng ganito mga ginagawa nila, no? So meron tayong coffee, ayan. Then tosino. Tosino lang po na tosilog. Tapos dito pa talaga, yun, no? Tapos kape, apple, ayan. Be-breakfast natin ngayon. So, ang feeling po mag-breakfast dito sa tub is, alam niyo po yung sa swimming pool, pag binabawa lang kumain doon. So, parang naging legal lang po. Legal lang mag-breakfast dito. Ngayon ay nag-start na po silang make-up pa ng aking nanay. So, tingnan po natin mamaya yung kakalabasan ng kanyang make-up. Habang naman pong minimake-upan yung mother ko, yung dalawa ko pong kapatid na babae, ay nire-retouch po ang kanilang mga cutex sa kanilang mga daliri. Ayan. Galing naman. Papa, hindi ka pala mahirapan mag-ahit. Hindi naman pala.
Masip kesa dun sa blade. Dati blade ang ginagamit. Nakakasugat. Ang dami kong nahulang. Charot. Dito naman po tayo sa room ng father ko. Bali, kasama po ng father ko yung kapatid ko na ikakasal. So, ayan po yung mga gamit niya. Waiting na sa kanyang huling ano. Kuya ko, vlogger. Hello. Ah, Billy. Ilang beses na po tayo nakikita. After po ma-makeupan, ito na po si mother. And ito na po yung bunso namin. Tapos, si sister. Diba, laki po ng transformation. So, mga viewers, inatay lang po namin si mother. Kasi yung mga kapatid ko pa, yan si father. Nawala na po kami. Then, ayan. Katabi yung tsura ng simbahan. So, ayan. Maya-maya mag-start na po yung kasal. So, try ko mag-vlog po sa reception. Update ko po kayo. Because your family was with you. And with that, and that is a great blessing from above. As I speak to you, this thing, to where I'm getting up, alam niyo po, isa lang ang gusto namin maramdaman ni Paul at ni Kim ngayong araw, that they are loved and supported by all of you. With that, we request everybody to please stand up and help. Pagpiyatihan po si Paul at Kim, we'll be needing your cooperation, everybody. We'll give their loudest clap and cheer. Yung malakas na palakpak na may sigaw. Pag-practice muna tayo, ha? Hindi muna sila malakas. Malakas na palakpak na may sigaw in 3, 2, 1! Yeah. Malahati na yun, guys, ha? Paano magkukuma? Everybody, 1, 2, 3! That is what we're talking about. Kapag-iwa natin sa bayan natin silang sumayot na, guys, ha? As they enter our venue tonight, ladies and gentlemen, the greatest moment of the night. Get ready to show your love for our Mr. Paul and Mrs. Kim I held her first and a place. The confidence every child would have is because of the trust that a mother gave to him or her. You're a false star, you're the getaway car, you're the light in the sand, where I go too far, you're the swing. To your wife, the only woman you have chosen to spend the rest of your life and with, build your dreams together. Share the cake in 3, 2, 1. We also say thank you to Grizzly Led All Lights and Sounds. Maraming maraming salamat, Global Squad 710, for this exquisite styling for tonight. Our venue,
mula sa Leticia, we say thank you to Sir Darius for that video. And then mga viewers, no, so nakakatuwa po at nakaka-proud po sa aking kapatid at sa bride. Talaga po pinaghandaan po nila yung kasal nila, talaga pinaggagastusan. So nagsipokus po talaga sila sa kanilang career, nag-ipon para po ma-achieve yung ganitong klaseng kasal. So ayun, wala po akong masabi. So pagpasensya niya po kung medyo paputol-putol po yung mga clips na na-upload ko, kasi talaga hanggat maaari ay in-enjoy ko din po yung moment na nanood po ako sa kasal, kasi talaga napakaganda po. So mga ka-viewers, para sa mga kabataan po dyan na nanood or nakasubscribe sa aking channel, so sana ito po ay maging isang goal po para sa inyo, na hindi kailangan lahat na bagay ay madaliin at mas maganda ayun, pinaghahandaan. So mag-focus muna kayo sa career ninyo, then enjoy nyo muna isa't isa, then after nyo mag-ipon po. Tapos gaya nga po na nakapagpunta na sila kanilang bahay, kaya ayun, kaya masasabi kong ready-ready na po talaga sila sa pag-aasaw. So mga ka-viewers, hindi ko na po papahabain ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye!